Ang gawin natin, i-click natin itong apply. Click natin yan. Then pag click natin yung apply, makikita nyo, napakaganda ng keyboard niya. So napakalupit. Magta-type ka talaga napakalupit, responsive siya, at hindi siya naglalag. Pagpindot mo pa lang, automatic nag-enter ka agad yung tina-type mo. So hindi siya delay. May mga cellphone kasi na pag nag-type ka sa keyboard is delay. Ito talagang on the spot. Pag type mo kunyari H, lalabas ka agad dito. Ang ganda ng background niya. So parang spectrum yung style niya. Yung mga kulay dito sa keyboard is nag-iiba-iba. Nagiging green, yellow green, tapos nagiging pula at so yun guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH. Gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection, at nag-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. Kung gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at i-click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. So magsimula na tayo. Guys, may tuturo ako sa inyo napakalupit na tricks na kahit papaano is makakapagpaganda at magiging maporma yung cellphone nyo. Halimbawa, nagtatype kayo ng message or sa messenger or kahit anumang mga messaging app, tapos yung keyboard nyo is parang walang buhay, hindi umiilaw. So lalagyan natin ang buhay yan guys, papailawin natin. Lalagyan natin ng mga ilaw na malulupit na parang gaming keyboard. So kung alam nyo guys yung gaming keyboard sa computer na nag-iiba-iba yung kulay, may blue, may red, may yellow green, gagawin natin ganun yung cellphone natin. Una natin gagawin guys, punta tayo sa Play Store. Click natin yung Play Store. So click natin yan. Then punta tayo sa search engine ng Play Store. So tap natin yan, search engine. Then i-type natin LED keyboard RGB lighting keyboard. So yan yung itatype natin guys, LED keyboard RGB lighting keyboard. Search natin. Then ito siya. Click lang natin yan. So yan guys yung hahanapin nyo sa Play Store. LED keyboard RGB lighting keyboard emojis font. Itype nyo lang guys yung LED keyboard RGB lighting keyboard. Kasi nga lalabas naman yun. Basta yung gumawa nyan is Zyzik LED keyboard studio. So guys, mayroon na siyang 10 million plus downloads, 4.7 star, 340k reviews. Then kung makikita nyo guys yung ratings niya, 4.7, so malapit na sa 5. Ibig sabihin lang guys, talagang marami yung nag-rate sa kanya. At kung magbabasa kayo ng mga comments and reviews, halos puro positive comments yung mababasa nyo. Katibayan lamang ngayon guys, sa satisfied lahat ng nag-download nitong application. So ang una natin gagawin guys, i-download muna natin at install. Then pag na-download na natin at na-install, punta tayo dun sa application. So ito siya, LED keyboard. Click lang natin yan. Then mag-open yan. So antay natin mag-open. So ang gagawin natin guys, i-click natin tong get started. So click natin. Then yan yung lalabas. Nakalagay sa taas, manage keyboards. Piliin natin guys yung LED keyboard. So ito yon, piliin natin yan. Then lalabas yan, use LED keyboard. Click lang natin yung activate. So click natin yung activate. Then piliin natin yung LED keyboard. So sa pangalawa, click natin yung LED keyboard. So yun guys, automatic maglo-loading yung mga keyboard dyan na iba't ibang style, iba't ibang klase, iba't iba yung background. So i-scroll down nyo lang, makikita nyo dito yung mga iba't ibang style nya. May RGB digital, RGB arrow, RGB lighting, RGB star, RGB brock, RGB lion, RGB rain, RGB lights, and so on and so forth. So napakarami nyan guys, magsawa kayo pumili. Hanapin nyo na lang yung para sa inyo is maporma. So napakarami nyan. Dito naman sa gradient, click natin. Sa gradient guys, marami din yung pagpipilian. So mga kulay yan guys. May gradient runry, gradient green, gradient blue, gradient violet, and so on and so forth. So napakarami din yan guys. Kayo na lang bahala pumili kung anong gusto nyo piliin. Sa color naman, pag clinic mo yung color, wait natin. So yung mga kulay yung lalabas dyan. Yung mga background nya may mga kulay. May yellow, violet, red, blue key, pink, green, black, white, and so on and so forth. Sa wallpaper naman, i-click natin tong wallpaper. Then wait natin. Sa wallpaper, dito mo makita yung mga flowers, neon, trees, smoke, red, black, mountain, fire, money heist, and so on and so forth. Sa my team naman, i-click natin tong my team. Ikaw yung gagawa ng mismong keyboard mo. So pag click mo yung add keyboard, ikaw yung pipili guys kung anong gusto mo ilaw ng kanyang keyboard. So halimbawa dito, nakalagay dito select a color range,
Then kung ano yung gusto mong pangalan ng keyboard mo, nakalagay dito keyboard name. So ikaw bahala mag-customize kung ano yung style na gagawin mo sa iyong keyboard. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin itong application. So may ginawa akong video, actual video siya na ginagamit ko talaga yung keyboard sa aking cellphone. So panoorin nyo to. So yan guys, ang una natin gagawin, i-click natin tong LED keyboard. Click natin yan. Then pag na-click na natin yung application, dito tayo mapupunta. Napakaraming mga lighting keyboard, so napakalulupit. Pag in-apply mo to sa cellphone mo, sigurado gaganda talaga yung keyboard habang nag-text ka or nag-type ka ng message sa messenger or sa message ng phone mo. Ngayon guys, susubukan natin yung RGB keyboard. So punta tayo dito. Try natin tong RGB star. Click natin yan. So para ma-apply siya, i-click natin tong apply. Okay, so click natin yan. Then pag na-click na natin yan, automatic makikita nyo, umiilaw yung keyboard niya. So parang gaming keyboard sa computer. So ngayon guys, i-try naman natin yung RGB digital. So click natin yan. Pag na-click na natin yan guys, may lalabas na ads. So hayaan nyo lang yung ads kasi libre naman siya madadownload at magagamit. Ang gawin natin, i-click natin tong apply. Click natin yan. Then pag click natin yung apply, makikita nyo, napakaganda ng keyboard niya. So napakalupit. Magta-type ka talaga napakalupit, responsive siya, at hindi siya nag-lag. Pagpindot mo pa lang, automatic nag-enter ka agad yung tinatype mo. So hindi siya delay, may mga cellphone kasi na pag nag-type ka sa keyboard is delay. Ito talagang on the spot, pag type mo kunyari H, lalabas ka agad dito. So napakalupit at ang ganda ng background niya. Parang spectrum yung style niya. Yung mga kulay dito sa keyboard is nag-iiba-iba. Nagiging green, yellow-green, tapos nagiging pula at sky blue. So napakalupit niya guys. Napakarami pa nito guys. Ang gagawin lang natin, ibaback lang natin siya. So back natin. Then ngayon guys, i-try naman natin yung RGB lighting. Click natin yan. So yan guys, pag na-click mo yung RGB lighting, dito ka mapupunta. Click lang natin tong apply theme or get theme. Kung mapapansin nyo, ganun din, gumagalaw din, nag-iiba-iba yung kulay. Then yung background niya is mga ilaw. So lighting talaga. So yun guys, nasa sa inyo yan kung ano yung pipiliin nyo, kung ano yung pinakamas malupit sa inyo. Pero para sa akin, yung try ko na dito talaga malupit is itong RGB digital tsaka yung RGB star. Nasa inyo na yan guys kung ano yung type nyo guys sa keyboard. Basta ang masasabi ko lang, pag pumili kayo ng keyboard, talaga mag-iiba-iba yung mga letters, mag-iiba-iba yung kulay, talagang dagdag sa forma, sa astig ng cellphone. Kasi nga habang nagtatype ka, umiilaw yung keyboard niya. Parang nagiging katulad siya nung gaming keyboard sa computer. Na pag nag-type ka, or kahit hindi ka mag-type, mag-iiba-iba yung kulay. So napakaganda kasi, attractive siya tingnan. So hanap pa tayo ng iba. Subukan natin tong RGB Galaxy 3. I-click natin tong Get Theme. So click natin. Then pag-click na natin yan, tingnan natin yung style niya. So maganda rin to guys. Galaxy yung style niya, pero nag-iiba-iba rin yung kulay niya. So napakalupit. I-scroll down nyo lang siya guys para makita nyo yung mga iba't ibang style ng keyboard. Ang katulad nito, mayroon pa dito, RGB Wave. Click lang natin guys yung Get Theme. Then wait natin. So yun guys, makikita nyo, maganda rin to. Nag-iiba-iba rin yung kulay ng keyboard. Yung background ng letters yung nag-iiba-iba yung kulay. Kanina, yung mismong letters yung nag-iiba-iba. Ngayon naman, yung nag-iiba-ibang kulay is yung background sa letters. Maganda rin siya tingnan, lalo kung madilim. Talagang attractive siya tingnan kasi nga yung kulay is gumagalaw. Ay, yung paggalaw ng ilaw niya, isakto lang, hindi masyado magalaw. Makita nyo at mapapansin nyo, tamang-tama lang. Ngayon guys, para ma-activate yung mga pinili natin ditong keyboard na para sa atin is maganda at malupit, ang gagawin lang natin napakasimple. Kunyari ako, yung paborito ko dito is yung RGB star. I-click lang natin yung napili nating style ng keyboard. Then pag napili na natin, click lang natin yung apply theme. Then pag in-apply theme natin, i-exit lang natin guys. Automatic activated na yan. So sana guys may natutunan kayo. Once again naman, tag PH. Thank you and God bless all.